Tapos, pag-usapan yan. Tapos ngayon, mag-decide kayo kung sino yung magiging pinaka-leader. Yung pinaka-leader, siya yung pumunta dito sa atin. Pagkabidyo. Sabi ko sa inyo, Palomi. Ay, parinyo makasali. Message relay tayo, ah. Kayo ko. Pass the message. Sala leader namin. Yan. Pass the message siya. Tapos kung sino yung pinakahuli, siya yung magsasabi. Eh siya yung magpapakita kung sino yung sabi, kung ano yung passage na dito. Next! Babasahin nila, kailangan nilang tandaan. Pag sinabi nilang okay na, ibabalik nila sa akin ang passage. Hindi mag-pass, hindi. Ha? Hindi mag-pass. Hindi. Ibubulong mo dun sa kasunod. Bubulong. Derbing, number 49. Bulong, pero pasigaw. Sasabihin mo, kapag okay ka, kapag ready ka na, kapag sarulo nyo na, ibabalik nyo na sa akin. Tapos, yung pinakahuli, sila yung lalapit sa akin para sabihin kung ano yung nandit na kasulat. Pass na message. Pass. Ilaro lang niya sa senior. Hindi siya tago. Sasauluhin nyo siya, tatandaan nyo siya, tapos, message relay nga siya. Tapos after her game, sasabihin ko yung ano yung ibig sabihin ng game. Umakating lang yung dula. Makakalimutin mo yan. Yung dula mo yung tema, makalimutin. Ayusin mo yun. Ate Ima. Ayun na, inaabot na niya, no? Dapat sabay. Sabay nga. Sabay ba? Sabay. Ano, okay na? Kahaba na lang kayo, pwede na ako. Ito mo na ang... Ha? Hindi, yun talaga. Kahaba na nga din na si Ate Ima, itiks mo na lang. Chat mo na lang kayo. Mahirap naman niya. Picture mo na lang po top size. Sa kabin, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Alias, beto ko doon alias. Panahalik sa bulong-bulongan. Ano ba? Ano kayo nilang 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 nilang? Hindi. Beto ko doon alias. Keto. Wala akong maintindihan. Ano ba yan? Ano ba yan? Pinapay cheese. Wala siyang paalala. Wala siyang paalala. Uy! Iba na yung words na narinig ko. Ayun mo nga, ang mga nabili.
Ang tagal makapasa ng kabila, ang tagal. Kapag ganun-ganun ang tingay. Oo, ang tagal. Haba-haba. Pinauna nyo kasi yung senior, ayan, nakakalimutan. Kailangan kukuyin niyo siya, bubuo kayo ng isa pang pyramid para ita-transfer niyo siya.
Ah, okay. Kaya, so yun ang panghawak, ito itong tatay. Opo, tatay. Opo, kaya yung rubber, so ito yung rubber yung magiging ano niya, mag-hold sa cup. And then i-guide natin kung paano natin itatama.
Ay, next chapter okay, ulit sa games. Ang ganda na naman eh. Maganda kasi yun. Okay, next chapter games. Ayan, ayan. Maganda yun. Next chapter games. Pwede naman siguro. Ang ano lang naman din is madala natin dun eh. Ay, mas mahirap. May hirap. Yan ang may power. Pariyo kayo. Isa dito. Sabihin niyo kung game ka. Yan na. Okay. 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 Walang mukuhin sa kamay. Yan, yan. Sa orin yun sa ilalim. Hindi pa game. Hindi pa game. Okay, ano? Game na? Oh, game na. 1, 2, 3, go! Okay, game! Ano pa?
Yun yung ano, work smart, not work hard. Oh, lazy pa yun ah. Baka mabasag pa. On. Ay, si Sam. Walang kabalan. Libantay. Narealize ko lang doon sa grupo namin. Kanina. Ako, sumusunod lang ako sa mga sinasabi niya. Groupmates ko, di ba? So nag-start yun na tusok-tusok. So, pangalawang game na to, sumula nung kanina. So, narealize ko, si Bing. Nag-straight si Bing. Assertive si Bing. Assertive siya. Kaya niya mag-lead ng group. Si Grace. Maganda yung idea niya. Creative si Grace. Si Jun, yun din, kaya mag-lead. Napansin ko na each person may contribution sa grupo. Yun yung na-realize ko. So yun, na-realize ko lang yung strength pa natin. Parang hindi pwede sabihin na siya lang yung gagawa ng lahat, diba? Hindi, parang may na-rain tayo. Small contribution, but it still matters. Para, yeah. May participation. Yun yung napansin ko. Ako, pag-aabang company, 40 years. Happy years na. 40 years na. Ang pinaka-happiest ko sa company ay yung natanggap ako ng ating big boss. Ating boss si attorney at ang kanyang mga anak. Kahit na disabled ako. Pero, tinanggap ako bilang ako. At ako naman, bilang tao, hindi naman perfecto, kaya sabi ka ng tao. Pero dapat, hindi yun ang naisipin natin na sinasabi lagi natin. Tao lang tayo na tayo perfecto. Dapat gawin natin ang perfecto. Ngunit, minsan, hindi naman may yun. Binigyan kami ni Antonio ng bonus sa celebration ng 25 years. Nakabili ang unang automatic washing machine, doon ako sumaya. Thank you very much. Yung sad. Ang pinakamalungkot yung COVID. Ako dumating may sige ito, wala pa yung iban. Dumating, nilagari ako ni Atty. Para mag-umikot. Pero okay yun. Kasi natrabaho ko at natapos mo lang. Wala bang dumirin yun? Happiest moment ko sa company. Okay na to. Hindi tayo pa magkakasama na, no? Pero sa birthday ko, pumasok ako, tapos siya yung first caller ko na pinagalitan niya ako. Siyempre, di ba, sa mga sakit sa loob, no? Kasi birthday mo, tapos umani ka ng, alam mo yun, yung galit na galit si ma'am sa akin. Pero, dumating si Sir Godfrey, siya na yung naging senior ko naman, Lola. Yan nga, after nun, hindi na ako pinagalitan ni Mrs. Tapos si Sir Godfrey kapag may kailangan. Di ba, sir? Di ba yun ang bilin mo kay ma'am? Pag may kailangan para sa akin, sa'yo na lang. No, mula nun, hindi na ako nakaharap yun. Tapos siguro after, mga 5 minutes, tumawag si Mrs. At nag-sorry naman siya. Nagkamali naman. Hindi naman daw. Noong first turn ay nawala ang negosyo nila. Na ako'y kinuha nila sa bahay nila. Yun ang aking pinakamasaya. At ang malungkot naman ay yung nawala ang aming pasok mga Sabado boss, yun ang pinakamalungkot talaga sa akin. Hindi, ang pinakamasaya ko ng ano dyan, yung pasok namin ng araw ng Sabado, na naging 5 days na lang. Pinakamalungkot? Hindi, naging karanasan lang. Pinakamasaya ko naman boss ay yung mga kuray, kinuha naman sa kabila ang nagagaling. When I graduated, your 40th anniversary. Nung matapos ako ng pag-aaral, sakto 2 years.
years ko siyang natapos ko. Mismong araw na yon, nakapasok ako sa kampanya nila. Since then, up to 41 years na nandyan sa kanila. Kaya, okay, masaya ako, masaya. Pinaka-aaring hindi ko matapunto naman. Ngayon, face na lang ako. Hindi ko kayo nakakasama. Nangyayari. Kasi yung natanggap din ako sa trabaho dito sa amin. Kahit na hindi naman ako talaga, kumbaga hindi ako pang office. Pang construction lang ako eh. Sa construction lang ako eh. Tapos napunta ako ng office. So yun talaga yung pinaka masayang-masaya talaga ako na bakit ako napunta din sa trabaho ko. Pero din yan. Nung tumawag yung kapatid ko na inaira ko sa pamangkin ni Ma'am, si Amy. Ay, Amy? Amy. Kasi yung... Pa, pinakamasaya. Ano, yung pinakamasaya. Siyempre yung makapasok si Papa, sa kumpanya. Tapos, nung mag-apply ako, ang narinig ko kay Sir Godrick, at saka kay Attorney, yung maganda yung feedback ni Papa. Yun yung pinakamasaya ko kasi hindi naman nakikita ng lahat talaga ng mga manager yung trabaho natin. Pero yung marinig mo na galing sa kanila na parang pinagtiwalaan ng si Papa. Which is kailangan. Ay, gumagana eh. Na napahalagahan din nila si Papa dun sa trabaho niya. Yung pinakamalungkot ko, yung umalis si Ate Lady. Kasi yung parang ano, yung parang sa kanya ang baba. Baguhan pa lang ako sa company, tapos parang kailangan mo na mag-matured agad. Parang nabitin, di ba? Oo, sir. Sabi ko, tapos yung may mga bagay na nakita ko lang ginagawa nila, pag alis ni Ate Lene tsaka ni Princess, parang ako na agad kailangan ko nang gawin. Tapos wala akong ibang mapagtanungan, kailangan ko pagsikapan. Which is, good thing naman sa akin, kasi nagagawa ko naman siya, at sa maayos sa paraan. Tapos... Ano? Ang pinakamasaya ko, actually, nandito pa rin ako sa company kasi honestly, nung mag-start ako, mag-usap kami ni Sir Godrick. Ang usapan namin, try lang. Kasi honestly, sinabi ko sa kanya na ayoko nang pumunta ng Manila. Kasi struggle ko yung traffic, ayoko nang yung hassle. Yun yung inaano ko. Kasi nga, before, kung nasa BGC ako, parang yung sahod ko napunta na lang sa ano, sa taxi. Para makauwi. Kasi knowing BGC, wala naman dung jeep sa loob eh. Tapos, hindi ka basta makakalabas. Sabi ko, sige, try. And then, lumipat na nga yung family ko dito.